Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkup at ay tungkayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyup. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino, at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor,
Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang Hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay paraminang parami sa Jerusalemin. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi pababayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Magsitayo. Tanan, mga tao'y dinamayan. Alleluia, 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 Alleluia. Inyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nagtatakip silim na ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka, patawid sa Kapernaum. Madilim na ay wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig palapit sa bangka. At sila ay natakot.
Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka at pagdaka ay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po. Sa ating ebanghelyo ngayong umaga, may dalawang paalaala sa atin. Ang una, bakit nakuha ni Jesus ang lumakad sa ibabaw ng tubig patungo sa bangka na sinasakyan ng mga alagad? Ang dahilan po, si Jesus ay hindi lang po isang tao na katulad natin. Siya rin po ay isang Diyos at makapangyarihan. Magagawa niya ang lahat ng bagay. Kaya ang Panginoong Jesus nakapaglakad sa ibabaw ng malalim na tubig sapagkat bilang isang Diyos, magagawa niya iyon. Kaya ang paalaala sa atin, ang ating Panginoong Jesus Nazareno, hindi lang po siya isang tao, siya rin po ay isang Diyos makapangyarihan at magagawa niya ang lahat ng bagay. Ang ikalawang paalaala po, ang Panginoong Jesus nasa lupa. Ang mga alagad na nakasakay sa bangka nasa gitna ng lawa. At ang hangin napakalakas, ang alon napakataas, nahihirapan ang mga alagad sa kanilang pagkakagaod na natatakot sila sa lakas ng hangin at alon. Nang makita ng ating Panginoong Jesus ang mga alagad, nahihirapan sa kanilang pagkasakay sa bangka sa gitna ng lawa, naglakad siya sa ibabaw ng tubig at pinuntahan sila para tulungan silang makapaggaod patungo ng lupa. Nakita ng Panginoon ang kanyang mga alagad nangangailangan ng tulong. Nag-abot siya kaagad ng tulong. Pinuntahan niya ang mga alagad at pinatahimik ang mga alon at tubig. Ang ating Panginoon lagi-laging handa na tumulong sa mga nangangailangan.
Yan ang ikalawang paalaala mula sa ating Ebanghelyo ngayong umaga. Magsitayo. Taglay ang panibagong tiwala sa pag-ibig ng Diyos na laging nakakandang tumulong, ilapit natin sa Kanya nang may pagpapakumbaba ang ating mga kahilingan. Ang ating tugon, Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo, naway patnubayan ng Espiritu sa kanilang pag-akay sa kawan ng Diyos, lalo na sa mga krisis na hinaharap ng simbahan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Diyos ng masaganang biyaya ng pananampalataya upang magkaroon tayo ng tapang na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Ang mga nagpapatangay na lamang sa maunos na agos ng buhay, naway matagpuan ang simbahan bilang isang payapang kanlungan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Sa mga may sakit, naway maihatid ang habag ni Kristo sa pamamagitan natin bilang tagapaghatid ng Kanyang mapagmahal na pangangalaga. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Ang mga yumaong tapat sa Diyos, naway magtamasa ng kapahingahan sa langit sa presensya ng Panginoon. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Ama naming Diyos, dagdagan mo ang aming pananampalataya upang ganap kaming makasalo sa buhay ng simbahan upang matupad namin ang iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po. Sa lupa'y ang
Magsitayo. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay namin na iyo sanang kalugdan. At kami ay gawin mong akin na sa iyo ay laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayon na ipinagdiriwang ang pag-aakin ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa pag-aakin ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong Makar, na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghakarian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na manghukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakad ito at kanin. Ito
ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lakat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong Anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming obispo, at ng tanang kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol,
at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kanugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilihod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinaupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at mga lay minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang iyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakal, sa pinagsalukan namin na banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Maaari na po tumayo at lumabas ang nasa kulay berde at dilaw na upuan.